Naglabas ng babala ang Estados Unidos laban sa Beijing tungkol sa mainit na pinag-aagawang South China Sea region na kung saan ay nagsagawa rin ito ng isang panibagong Freedom of Navigation Operation malapit sa mga kinokontrol na isla ng China sa Spratlys. Ang USS Ralph Johnson ay naglayag sa loob ng 12 nautical miles sa Fiery Cross Reef at Quarteron Reef, kasalukuyang inaangkin ng China ang mga nasabing isla na kung saan nagtayo ito ng mga military bases. Sa isang tweet ng US Pacific Fleet, sinabi nito na USS Ralph Johnson steams near the Spratly Islands in the South China Sea on Tuesday in the midst of a deployment to the region conducting U.S. Navy maritime security operations for a free and open Indo-Pacific. Ginawa ang operasyon kasabay ng pag-anunsyo ni U.S. Assistant Secretary of State for East Asia and the Pacific na si David Stilwell na tinutuligsa nito ang Beijing dahil sa pag-angkin nito sa halos buong South China Sea, at sinabi rin niya na hindi nirerespeto ng China ang sovereign rights ng ibang mga coastal states sa rehiyon. Sinabi ni David Stilwell na the United States rejects any PRC claim to waters beyond a 12 nautical mile territorial sea derived from islands it claims in the Spratly Islands. This means that the United States rejects any PRC maritime claim in the waters surrounding Vanguard Bank, Laconia Shoals, Natuna Bizar, or in the waters of Brunei's EEZ. Ito ang mga komento ni Mr. Stilwell kasabay ng mga inilabas na akusasyon ni Secretary of State Mike Pompeo. Nireject ni Mike Pompeo ang mga pag-aangkin ng China sa rehiyon dahil ito ay labag sa international na batas, at sinabi niya noong Lunes na Beijing's claims to offshore resources across most of the South China Sea are completely unlawful, as is its campaign of bullying to control them. The world will not allow Beijing to treat the South China Sea as its maritime empire. America stands with our Southeast Asian allies and partners in protecting their sovereign rights to offshore resources, consistent with their rights and obligations under international law, dagdag pa ni Mike Pompeo. Ang embahada ng China sa Washington ay agad naglabas ng pahayag tungkol sa mga sinabi ni Mike Pompeo at tinawag ang mga akusasyon na hindi makatarungan. Sa isang pahayag, iginiit nila na ang Estados Unidos ay hindi nagsasabi ng katotohanan tungkol sa international na batas habang pinapalala ang sitwasyon sa rehiyon upang maghasik ng kaguluhan sa pagitan ng mga bansa. Inakusahan ng Beijing ang Washington na pinapataas nito ang level ng tensyon
at nanghihikayat ng konfrontasyon sa rehiyon kahit na wala itong direktang kinalaman sa gulo. Sa nagdaang mga taon, ang komunistang bansa ay nagtayo ng mga military facilities sa Paracel at Spratly Islands. Regular na nagsasagawa ang Estados Unidos ng mga Freedom of Navigation Operations sa rehiyon upang hamunin ang ilegal na pag-uukupa ng China sa mga isla at reefs. Ngunit sinabi ng Beijing na ang mga US Navy operations ay isang paglabag sa kanilang soberanya. Inaangkin ng China ang halos 1.3 million square mile na karagatan bilang sovereign territory nito. Gayunpaman, ang South China Sea ay inaangkin din ng ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Vietnam, Brunei, Malaysia at Pilipinas. Ang diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay unti-unti nang nasisira. Noong mga nakaraang buwan, ang US Air Force at Marines ay nagsagawa ng mga training exercises sa lugar kasama ang tatlong submarines, naval ships at aircraft malapit sa Philippine Sea.